Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isinayin ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko ng katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kapaparitan niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi na masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo bilang mga Filipino, tayo kilala na family-oriented, no? Family-centered. Na talagang handa tayo magsakripisyo para sa kabutihan ng ating pamilya. At yun nga ang dahilan kung bakit marami ang nagtatrabaho sa ibang bansa, nagsasakripisyo ng loneliness para lamang makapagpadala sa kanilang mga magulang, kapatid, maging sa mga pamangkin upang sila'y makapag-aral o makapagpadala ng tsokolate at mga rubber shoes, mga corned beef. Di ba ganyan tayo mga Pilipino, no? At dahil mahalaga sa atin ang pamilya, mahalaga din sa atin yung connection. At ito marahil ang dahilan kung bakit tayo bilang mga Pilipino ay tinuturing the number one text, the text capital of the world. No? The text capital of the world. Average daw ng mga Pilipino, lalo na yung mga OFW, na inilalaan sa kanilang cellphone or sa texting ay minimum of 2 hours a day. 2 to 4 hours daw. Imagine, ano? Yan ang ating itinatagal sa paggamit ng mga mobile phone natin. Just to keep connected, no? Ganun kahalaga sa atin. Sapagkat alam natin na the only way we can maintain and sustain and strengthen relationship is by regular, frequent communication. The moment we stop communicating with our loved ones, alam natin relationship can die. Tama? Maaring mamatay ang relasyon pag hindi na tayo nag-uusap. Kaya yun ang mga signal. Pag hindi na kayo kinakausap ng asawa nyo o ng mga anak nyo, aba, red flag yan. Ibig sabihin, maaring mamatay ang inyong relasyon, no? Nagkakalayo na kayo. Kahit na kayo'y natutulog pa sa isang kama, pero pag kayo magkatalikuran na at hindi na kayo nag-uusap, aba, red flag na yan, no? Pag nilalagpas-lagpasan na kayo ng mga anak nyo at hindi na kayo kinakausap, red flag din yan, no? Mahalaga ang komunikasyon to sustain, maintain, and strengthen our relationship. And same thing applies to the Lord. No, kasi the Lord is a person. And lalo na itong magkatawang tao, anak ng Diyos, nais niyang makipag-relate sa atin like a human person, no? At to strengthen our relationship with the Lord, no?
The only way is by regular and frequent prayer. Ganun kahalaga ang pananalangin. Kung paanong kailangan nating huminga para mabuhay, kinakailangan nating manalangin para mabuhay ang pananampalataya. Dahil pag hindi na tayo nananalangin, ang pananampalataya rin ay namamatay. Kaya kung nais mong sukatin, kung nais mong i-diagnose ang prayer life ng isang tao, ng isang Kristiyano, tanong mo, ikibay nagdadasal? Pag ang sagot ay hindi, ay wala. Walang pananampalataya yung taong yan. Yung wala kang need to pray, you have no need to connect with God. If you do not feel that need to connect with God, you have no faith. You have no faith. Or maybe your faith is already dead. No? Kasi yun yung hininga eh. Yun yung hininga ng pananampalataya mo. Every time you pray, no? Humihinga yung pananampalataya mo. At again, comparing our prayer life with the use of gadget. So alam naman natin, yung mga cellphone natin, kinakailangan laging naka-charge, otherwise you cannot use it. Kinakailangan laging may wifi o may internet. Otherwise you cannot use it, especially if you're magkalayo kayo. Pero pagdating sa pananalangin, no? Ganon, no? Kailangan din nating laging naka-charge. Kinakailangan lagi tayo nakakonekta sa power. And who is our power? God. Only God can give us the power to energize our spiritual battery. No? And the Holy Spirit is our Wi-Fi. At lagi tayong makakaasa, no? Nung tayo binyagan, ibinigay na ng Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At dahil sumasa atin na ang Espiritu ng Diyos, hindi niya yun babawiin. Hindi mambabawi ang Diyos pagdating sa Espiritu Santo. Hindi niya yun babawiin. At dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, makakaasa tayo that we are always connected. Palaging may Wi-Fi, kahit saan ka pumunta, kahit anong ginagawa mo, you are always connected. You can be assured that God listens to you all the time, every time, anywhere. Okay? At may nagtanong sa akin, Father, tinutugon ba ng Diyos ang ating mga kahilingan? Anong sagot? Yes, of course! Palaging tinutugon. Maaring ang tugon ng Diyos, of course, ay yes. Maaring wait. Because God has a proper time. God has a plan for you. And third, the answer could be, I have something better for you. No? I have something better for you. O kaya laging may tugon. Laging may tugon. Huwag nating sasabihin hindi tayo tinutugon. Laging may tugon. Maaring nga lamang hindi swak dun sa talagang specific na hinihingi mo. Pero palaging may tugon. At yun ang dahilan kung bawit, yes, tayo nagdarasal, no? At diba, sabi ni Lord, no, humingi ka, ikay tatanggap, kumatok at ikay bubuksan, humanag pa at ikay makatatagpo. Pero tatandaan pa rin natin ang sinabi ng Panginoon, hanapin mo muna ang paghahari ng Diyos at ang lahat ay ipagkakaloob sa iyo. No? Seek first the kingdom of God and everything else shall be given to you. So before we pray, mahalaga din yung merong discernment. Mahalaga din na inaalam natin kung ano nga ba ang plano ng Diyos sa akin. Sapagkat baka mamaya hingi ka ng hingi ng isang pabor na hindi naman pala yung plano ng Diyos sa iyo. Kaya hindi ibinibigay kasi God has a better plan. Kaya nga, our prayer should also be coupled with discernment. Discernment, pagkilatis o pagtuklas kung anong kalooban niya sa atin. At ang ating desire to pray
is to seek the will of God. Hindi to change the will of God. Madalas, meron kasi sa atin minsan mali yung prayer eh. Yung awang prayer natin is to change the will of God. Aba, ikaw na lang ang maging Diyos. Kung ganun yung ating desire, no? Yung to change the will of God. For example, isa sa pinakamahirap at masakit na karanasan, yung nakikita mo yung mahal na mo sa buhay na nag-aago buhay, mamamatay, di ba? In natural human as we are, our prayer is pagalingin, buhayin pa, bigyan pa ng mas matagal na buhay. I think that's very human. Pero naisip ba natin na baka may plano ang Diyos na mas maganda para sa Kanya? Dapat ganun naisip natin, baka naman may plano ang Diyos na mas maganda para sa iyong minamahal. Baka naman ang prayer ay for you to surrender yourself to the Lord. To surrender your sick or maybe dying loved ones to the Lord. No? Baka yun ang kailangan mong prayer. Dahil nga, seek the kingdom of God. Not seek my own desire. Kasi kadalasan, sarili din natin iniisip natin, ano? So dapat ang prayer natin centered kay Lord, hindi centered sa akin. Kasi madalas, iniisip lang natin, ano ba yung gusto ko? Kung ano yung gusto ko, yun naihingi ko kay Lord. E paano naman yung gusto ni Lord? Tinanong ba natin? Kaya nga, praying is not just praying. Kinakailangan may discernment din. Inaalam din natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, praying should be seek the will of God so that thy kingdom come. It is only by seeking the will of God will thy kingdom come to us. No? Yun ang panalangin natin. Maghari ka nawa sa akin. Pero mangyayari nga lang yon by first seeking the will of God for us. Okay? So palagi na po tayo magdadasal, mas madalas, mas palagi. No? And how do we constantly pray? Of course, hindi ka naman pwede magdasal ng 24 hours, di ba? How do we live a life of prayer? By always becoming conscious of God. Yung bang every time we make a decision, lagi mong tatanong, is this the will of God for me? Ito kaya ang kalooban ng Diyos para sa akin? Ito bang gagawin ko ay kalooban ng Diyos? Ito bang decision ko, ito bang gagawin ko ay will this please the Lord? No? Ito ba'y maging kalugod-lugod sa Panginoon? So kung bawat ginagawa natin, bawat decision natin ay sa ating honest judgment ay talagang makakalugod sa Panginoon, then your life is a life of prayer. Okay, yun ang message ng ating ebanghelyo, no? Huwag kayong manghinawa sa pagdarasal. Huwag tayong mapagod sa pagdarasal. Tumayo tayo at pahig natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.